Hi mga ka-fishing! Good evening sa inyong lahat. Ang tawag nito ay time check natin. 5 minutes before 8 p.m. Wala na akong magawa sa bahay. Nalinis ko na lahat. Maayos na lahat. Tulog na rin yung yung biyanan ko na 93 years old. May nag-iisip ako na na pumunta dun sa room na nirerentahan ng asawa ko para sa mga fishing pang gamit sa pagfi-fishing. Kasi mga isang buwan na yatang hindi nalilinis yun eh. Ngayon, maglalakad sana ako eh, kaya lang parang tinatamad akong maglakad. Pero magbabas na lang ako tapos kalahati lang ang ibabas ko. Bababa na ako sa may Omori train station para lakarin mula doon. Siguro mga 7 minutes pag nilakan mo mula doon sa may station. Kasi madadaanan ko yung isang restaurant ng asawa ko diyan sa Omori sa Yakiniko Bale, yung kainan niya diyan. Dadaanan ko, lalagay ko lang siya konti sa video. Dadaan lang ako. hindi na ako aakyat. Nasa 8th floor 'yun eh. 'Yun, dadaan lang ako. Tapos pupunta ako sa Omori Kaigan para linisin yung room niya sa room namin sa mga fishing na gamit. Sige, tara. Baba ka na, Connie. Alis na si Mama. Bye-bye. Dapat ka konti papunta sa bus. Ang sarap ng hangin. Grabe. Hindi mainit, hindi malamig. Sarap. Schedule ng dating ng bus. Antay muna tayo ha. Ka-fishing daanan natin yung ito yung building ng dahil nito ng kainan ng asawa ko. Ayan, yun, meron dun sa pinakataas yun, yun. Yan. Tapos daanan lang natin yung kamban sa ibabatik nila.
Ayan siya. Hormone kay kan. Yan. Lalakad na ako papunta dun sa Omori Kaigan. Andun yung ano mga gamit namin sa fishing. Tsaka yung isa pang isa kaya ng asawa ko. Pero bili muna ako ng maiinom dito. Stop. Yung dulo nitong daan na to, doon banda, yung ano, isang kainan ng asawa ko. Lakad lang tayo. Sarap ng hangin. Ganda dito. Buildings. And buildings more. Ay, ang sarap maglakad ngayon. Ang sarap po ng hangin ngayon. Grabe. Kala ko kanina, ano, malamig-lamig. Hindi. Ano, tamang-tama lang yung lamig niya. Ang sarap. And buildings more. Yan, building na naman. Malit na park. Ayan. Lapit na ako. Ayan o. Ang dulo niya. Ang galing ng ano ko ha. Pagtakbo ko kanina, may nakalagay na ang kamay sa video. Edit ko na lang yun. Ayan. Nandito na ako. Dito sa taas ng building na to. Sa 6th floor. Nandyan yung opisina ng asawa. Ito naman yung isa naming kainan. Mutsuya Onishi. Nakita nyo na yan sa ibang mga vlog ko. Dyan sa ibaba niyan, kitchen at saka may konting upuan. Yan. Tapos may hagdanan. Yan yung ano, sa taas ang malaki. Mga around 70 persons ang kaya niya. Ayan siya. Tapos, doon naman yung ano namin sa, ay sorry, sa fishing room namin, sa fishing, mababa tayo dyan. Mababa tayo. Madumi po ngayon ha, naku, huwag niyo po akong ibaba siya. Siya, ayan. Ang pintuan na. Patayin ko muna kasi madilim na naman dyan. Ayan, grabe. Oh. Naku po, Diyos ko. Ayan, lahat dyan.
pang-fishing, pang-golf. Ay, grabe naman ang asawa ko. Hindi na, talaga nagligpit. My goodness. Ayan. Ito, mga ka-fishing, lilinisin natin, naayosin natin konti. Siguro yung, ano, yung, mapakonti-konti siguro ipapakita ko rin yung mga gamit. Lahat at yan, mga rad yan. Rad. Ano to, reels. Yan. Mga reels. Diyos ko, grabe naman yung asawa ko. Mga cooler box. Ayan, may malaking cooler dyan. Ayan ang fishing, ano namin, room namin na nirerentahan ng asawa ko to. Ayan, grabe naman. Nakakahiya. So mga ka-fishing, unahin ko muna yung malalaki. Para makakilos tayo konti. Ano ba yan? Grabe naman. Ikaw din. Hindi ko na siguro mapapaliwanag ko lahat kasi sobrang dami. Ano na lang, pakonti-konti papaliwanag ko sa mga iba pang mga videos. Ikaw din, open ka din. Ito yung mic ng asawa ko sa lahat ng mga restaurants niya. Yan. Tayin muna natin. Baka hindi na mag-play yung telepono ko pagka i-edit ko rin naman yung video ko. Kaya papatay-patay mo siya. Asawa ko, may bago pa siyang ano, real. Hindi pa niya nabubuksan. Yan. Hindi ko alam kung magkano to, pero bawat ganito, nagkakahalaga to ng 6 hanggang ilang 6 na lapad, 10 lapad, 15, 20, ganyan, ewan ko. Basta mahal yung mga ganito eh. Ano, real. Tawag dyan yung ganito. Ganito ang laman niya. Yan. Yung nakalagay na eto, 500. Ibig sabihin to, mahabang kakayanin niyang lubid. Yan. Yan siya. Hindi pa siya naka-open niya. Lagay ko dito sa likod pa. Yan. Bahala na siyang maghanap nun. Balik natin dito.
pareho lang ng ano. Real tong mga to, ha? Pinapakita ko rin yan. Ay, shit. Saan ko ba? Okay. Pasensya na sa ano, mga words. Eto. Grabe naman ito. Talaga naman. Ba pwede kong panggabitan ito? Plastic para alam niyo kung ano yung mga nasa loob. Tingnan mo naman. Ano? Para sa ano to eh? Sa ano? Kusip na panghimbektem. Kung maraming nakakakilala nito eh. Panghuli ng pusip. Ayan. Ito yung parang hook ng pusip. Naman, pangkawit ng pusit, tingnan nyo siya. Yan, kakawitin mo siya pag ilalagay mo na siya sa plastic. Kasi pag kinamay-kamay mo lang, ano, nangangagat din pala sila. Isang beses nakagat ako, ang sakit-sakit. Yung tipong, ano, yung parang tatanggalin niya yung laman mo, kakainin niya talaga yung laman mo. Hindi tusok eh, kakainin niya yung laman. Ang hirap pag hahawakan mo ang pusit. Kaya kailangan mo ng ganito. Pag pusit ang... Ayan, ganyan. Ang kukun nakikita mo. Ilagay natin dito sa mga bandang pusit area. Okay. Ito naman. Pakunti-kunti lang yung mga ipapakita ko, ha? Kasi hindi ko talaga alam lahat. Ito, keeper ang tawag dito. Ito yung hahawak sa rod and reel mo para hindi, kahit na malaki yung isdang, ano, isdang mahuhuli mo, hindi niya mahila yung rod and reel mo. Ito yun. Minsan, pagka yung mga kaibigan namin, mga nangingisda din, pagka may mga, ano sila, forum sila, kumbaga. Minsan nakikita-kita sila. Dito sila pupunta. Pero lately, hindi, wala silang ganun, kaya hindi na rin nalilinis yung ano, kwarto. Ang ulo, grabe.
Grabe ang pawis. So may aircon naman. Grabe yung pawis ko. Grabe ang pawis. Ayan. All in all, ganito po yung room namin. Ay, pagod ako. Teka lang. Ayan. Maayos-ayos na konti. Ayan. At least may may gagalawan na. Ayan. Yan lahat, mga rods, reels, and reels more. Ayan, mga gamit namin. Ayan. Ito yung mga pampabigat. Para hanggang, anong tawag nito? Ilang meters ba? Kung ilang meters yung, yung tawag nito, yung if-fishing yung, halimbawa, Thai. Pag sinabi nilang hanggang 100 meters yan, ha? Merong katumbas na pabigat. Ito yun, mga yun. Para hanggang 100 meters, marating nung, hook mo. Yun. Ayan yung mga pabigat yan. Batteries. Ayan. And more batteries. cooler box. Yan, pagkalaki-laking cooler box. Ewan ko kung ilang liters. Yan, ilang liters ba yan? Ay, grabe. 156 liters. And cooler box more. Yan. Ay, may pa dito. May reel pa dito. Ito, reel pa dito. Oh my God. Madami pang reel dyan. Hindi na magkakasya. Oh God. Dito kasya. Maraming ito ah. Yan. At ito, mga ka-fishing, papakita ko sa inyo. Ito ang personal na monitor ng asawa ko. Minomonitor niyan kung maraming isda sa ilalim. Ayan, ito yung personal monitor niya. Ito yung kumbaga baby monitor. Kasi yung mga monitor ng barko ay talagang malalaki yung mga yun. Tsaka, mas high-tech sila kumbaga. Ito mga na lang to kumbaga. Personal mong monitor. Galing na, may mga monitor sila. Yan ang lahat ng reel ng asawa ko, yan. Naka-box dyan. Ayan. Diyos ko po. Hanggang dyan. Oh my God. Pero, ito pa yung kanina, dyan. At saka yan. Hindi ko alam kung, ay, ewan. Yung kaninang pinakita ko sa inyo, keeper. Madami din keeper. Ayan. Ay Lord, hindi ko alam kung alam niya ba lahat talaga yung mga nakalagay dito. All in all, ito lang ang magulong namin room ng bang tawag kasi dito, bodega? Bodega ba ang tawag? Parang ganun na rin, bodega o room ng mga gamit, ewan ko. Basta yan siya, yan. Okay. Hanggang dito na lang siguro, mga ka-fishing. Baka pupuntahan ko mamaya yung
pupuntahan ko mamaya yung aking asawa sa ano, sa isa naming ano, kainan. Sa Yakiniku nga, Hormon Kaika ng tawag doon. Ngayon, hindi ko alam kung makakakuha ako doon ng video. Parang nahiya ako pag may mga kaibigan siya eh. So, siguro baka putulin ko na dito, ha? Salamat ulit, mga ka-fishing. Bye!